Hello guys, welcome again to my channel. It's me, your GR Mix Vlog. So, pang sampung gabi na natin ng paglilingkod sa San Isidro Diet Camarines North. So, bago tayo magpatuloy guys, kumunang pasalamatan ang ating mga kapatid na patuloy na nagpapagamit sa Panginoong Diyos. So, pinapasalamatan natin para sa nag-sponsor sa snack para sa gabing ito ay thank you so much kay Mr. Julius Casio. Thank you so much din kay Dante Tutanes at sa mga kapatira na nagsigawa at nag-prepare ng ating snack sa gabing ito. And also, shout out kay Gemma, Lara, and kay Marjan Rico. So guys, tara, panoonin natin ang video nito hanggang sa huli. Nagpapasalamat sa kabila po ng maulan, subalit narito po ang aming mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, upang muli po na tunghayan at pakinggan ang aming pong paglilingkod, lalo-lalo na po ang mga bata na narito din po, matyaga na nakinig sa mga kwento at mga awit. Ganun po aming dinadalangin ang Panguna, Imam Ibe, sa kanyang pagbibigay ng lektura tungkol sa kalusugan at yun po si Sir sa kanyang masayang pamilya, ang Minsay. No po ang mga taong ito, ang inyong pong mga tagapanguna, inyo po siyang silang patnubayan at pagpalain. Yun po aming dinadalangin ang mga nakikinig sa mga tahanan. Nawa po ito, patuloy na pagpalain po sila Diyos, lalong-lalo na po ang Banal Espiritu ang patuloy na manahan upang ang kanilang napapakinggan, tunay po na nagbibigay sa kanila ng magandang alala, lalong-lalo na po patuloy na may sa puso, sa isipan, at yun po patuloy magbigay ng napakahalaga sa aming buhay ang mga Minsay. Salamat ng marami sa iyong pagtugon sa aming dalangin. Mangyari po ang lahat sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, at inaking lubos. Oh,
Kayo po. Diba? Minsan, iniisip natin ang pagiging positibo, masaya, kasiyahan, pagkakaroon ng pag-asa, tumatawa, ngumingiti sa araw-araw. Pero, ang malalim na kahulugan ng optimism or pagiging positibo ay ang enduring tendency. Ibig sabihin yung mapagtiis tayo sa mga sitwasyon na mahirap, at lagi tayong nag-iisip na may mabuting kalalabasan ang bawat bagay. Yun ang malalim na kahulugan ng pagiging positibo. So, tayo mga tao, may dalawang klase daw po ng tao. Mayroon ditong illustration na may dalawang tao na tumitingin sa pintana. Siguro yung isa, nakikita niya na maliwanag ang mga bituin. Pero may isa din naman tao na para ang nakikita niya ay napaka-dilim. So, hindi lahat ng tao ay positibo. Ano po, pare-pareho tayo ng nakikita sa buhay. May sinasabi sa Romans 8:28, we know that in all things God works for those for the good of those who love Him, and God is faithful, and He will not let you be tempted beyond what you can bear. So ito ang napakagandang pangako ng Panginoon sa mga oras daw po na tayo ay sinusubok. Hindi daw po tayo bibigyan ng Panginoon ng hindi natin kaya, at sa mga panahon na akala natin hindi natin kaya, pagpapalain tayo ng Panginoon para kayanin natin ang pagsubok. Piliin natin ang pagiging positibo dahil ito ay may kapayapaan sa ating puso. Sino po nila ang mga na-confine na sa hospital? Na-confine na sa hospital? Ayan. Diba? Hospital, medyo depressing ang kanyang aura. Parang pag na-confine ka sa hospital, parang gusto niya na lang umuwi. Parang gusto niya na lang sa inyong mga bahay umuwi. Kasi kapag gano'n ay nakikita nyo, lahat kayo, ang hirap maging positibo masyado. Pero pag nasurround natin o napaligid natin ang sarili natin sa mga iba pang positibong bagay, ay mas madali ang ating recovery or ang ating paggaling. Hope without healing. Alam niyo po, napakaraming uri ng cancer sa ating katawan. May skin cancer, liver cancer, lahat na ata na parte ng ating katawan pwedeng magka-cancer. Sa US, pwede kang mag-sign ng waiver para gamitin yung katawan mo sa mga experiment. Sa experiment o sa mga treatment na hindi mabukas para sa lahat. So may isang example dito na parang later this na siya, meron siyang melanoma. So melanoma, a kind of skin cancer. So ilang beses na siya nagpa-treat sa mga pwedeng yung mga traditional na cancer treatments, at sumali din siya sa mga trials, clinical trials. Pero sabi, doon sa pinakahuli na wala na talaga sa kanya o may epekto. Pero sumali pa siya for the third time sa trial, knowing na hindi naman sigurado. Ang sabi niya sa mga doktor, sabi no, tinanong siya ng mga doktor, sigurado ka na po ba talaga? Hindi po ito sigurado, hindi po sigurado ang pagaling. Pwedeng may mga side effect. Tapos sabi niya, may mga anak kasi ako. Gagawin ko ang lahat kahit maduntungan lang ng konti ang aking buhay. Napaka-optimistic sa mga panahon na nakakawalang pag-asa. Karamihan po sa atin, kilala ang mga Pinoy dito sa pagiging positibo po. Ano? Nakikita mo, binagyo na, nilindol na, lahat na, nasunugan na nga, di ba? Pero tayong mga Pilipino, kilala talaga tayo kahit sa ibang bansa na resilient, matibay, hindi agad na titibag. At tayong mga Pinoy,
paligiran tayo ng mga tao na positibo man. Kasi mabigat sa loob na left and right na nakikita mo. Lahat kayo mabigat ang inyong nararamdaman. So, nakakagaan ang loob natin kapag meron tayong malalapitan na positibo yung kaya. Kasi pag nagka-problema po tayo, ano, parang hindi natin nakikita na may mga iba pang bagay. So, maganda na nakakahalubilo tayo sa mga tao positibo. Lalo na pag may mga sitwasyon tayo na hindi natin kaya. Ayan. Ang endorphins, dahil nga ang pagtawa ay nakaka-stimulate ng endorphins. Ang endorphins ay kasama din yan. Ang endorphins ay responsable para hindi tayo makaramdam ng pain, ng sakit, ng hakde. Ayan. So, kapag masaya tayo, kunyari nagre-recover tayo sa ating mga sakit, diba? Minsan, kapag may kilala tayong sakit, gusto nating dalawin, gusto nating patawanin, gusto natin pag-aanin ng loob. Dahil sa mga ganong pagkakataon ay mas gumiginhawa, mas hindi nila nararamdaman ang kanilang sakit. Para tayo makipag-bonding sa ating mga anak, diba, na pagsisilbihan natin ang ating mga asawa, napapatawa natin ang isa't isa. So, yun ang pag-asa na kaya nating tingnan ang ating kabuuan na pagkatao kahit sa mga oras na broken tayo or may pinagdadaanan. Ang pagiging positibo at pagkakaroon ng pag-asa ay ang tunay talaga na ligaya na ating buhay. So, nawa, tandaan po natin, hindi lang tayo nilagay dito ng Panginoon para magtrabaho. Ano po? Matuto tayo na pahalagahan ang buhay natin na sa 100% holistic po, ano, dahil ang kasiyahan ng Panginoon ay makita din tayong masaya. So, wag po natin kalimutan yan. Maraming po salamat at magandang gabi po. At mga magulang, ay bago po dadako tayo sa quiz po ni Sir Levy, ay baka rin po muna tayo ng misay ng awit na ibibigay po sa atin ni Ate Dandy Robrigado. Siya po ay galing po sa Ligaspi. Pagsubok, ang sabi po ng kanta, tayo ay lumapit lang manawagan sa ating Panginoong Diyos. Thank you.
sa pamilyang kanyang minamahal. So ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang bagong simula para sa pamilyang mahal ng Diyos. At makapasok sa karya ng Diyos, ang sabi ng Nicodemo, Panginoon, ano ang aking gagawin upang makapasok sa kaharian ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan, katotohanan, sinabi ko sa inyo, maliban ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. At sinabi ni Nicodemo kay Jesus, paanong may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Okay? Paano daw ipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak muli? Sumagot si Jesus, sa katotohanan sinabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bagong pasimula, bagong kapanganakan, pagiging born again. Okay ho? Pagiging born again. Napakahalaga para sa bawat pamilya at kinakailangan para sa ating kaligtasan at pagpasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagiging born again o born of the Spirit? Ang wika rito, pagbabago mula sa loob. Kaya, pagbabago mula sa loob. Pangalawa, paglapit kay Jesus at pagsabi, Lord, my heart and mind are yours. Lord, I have faith in you. I believe in you. I want to follow you and I want to allow your Holy Spirit to change me. That is means born again. Okay, kung ang bagong pasimula at pagkapanganak na muli ay kailangan sa kaligtasan, paano natin ito mararanasan? Paano daw natin ito maranasan, mga kapatid at mga kaibigan? Ang wika ng ating Panginoon sa Mateo 28:19, dahil dito ay magsiyaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mararanasan po natin. Okay? Mararanasan po natin ang pagiging born again kung tayo ay magpasakop sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Okay pa? Ang wika sa Mateo 28:20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo at narito ako ay suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Gaano kahalaga ang binyag? Kaya, sa Marcos 16:16, sinabi ng ating Panginoon, ang sumampalataya at pabautismuhan ay maliligtas. Sa baba, gatapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Gaano kahalaga ang bautismo o binyag? Ito ay mahalaga para sa ating kaligtasan. Okay. Ang sabi po sa pasyumahan, kay pasyumahan, hindi lang po pala Biblia lang ang nagtuturo tungkol sa binyag, kundi ang pasyumahan ay nagsabi, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at turuan ng magaling ang taong nagupiling ng sasalay di mahimbing. At sinumat aling tao, aralan at binyagan ninyo ang tumanggap ng bautismo at maniwala totoo, maaking magiging katoto. Ngunit ang hindi tumanggap at aayaw na pabinyag, di magkakamit patawad, walang salawang maghihirap sa apoy na nagniningas. Okay? Sa apoy na nagniningas. Ano pang wika? Ang binyag o bautismo ay lubhang kailangan sa kaligtasan at sa pagpasok natin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang wika ng ating Panginoon sa 1:3, maliban itayo o maliban tayong ipanganak
Muli sa tubig at sa espiritu, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, paano ba dapat binyagan ang tao? Maraming mga kasagutan. Ang iba, ine-exercise ang wisik lang. Okay, baptism niya, binyag na yan sa kanila. Ang iba naman ay buhos. Ang iba naman, rose petal baptism. Okay, bubuhusan lang ng rose petal. Baptism daw yan. Pagkatapos, snow baptism at oil baptism. Sa YouTube, may nakita akong nagbibinyag na pastor. Kumukuha siya, humihigop siya ng tubig at binubugal sa mukha ang gustong magpabinyag. Sa YouTube yan, humihigop ng tubig at ibubugal sa mukha ng gustong magpasakop sa kanilang samahan. Pero ano ba talaga ang binyag? Ano pa ano ang taamparaan ng tinuturo ng Biblia tungkol sa binyag o bautismo? Ito ay galing sa salitang baptizo. Okay, ang salitang binyag o bautismo ay mula sa wikang Griego na baptizo, nang ibig sabihin ay ito ay paglubog, ilubog sa tubig or immersion. Ilubog sa tubig. Kaya nung si Kristo ay magpabinyag kay Juan Bautista doon sa ilog ng Jordan, siya ay inilubog sa tubig. Kaya si Juan ay tinawag na Juan Bautista, siya ay nagpabinyag, nagbibinyag ng lubog, hindi siya tinawag na Juan Wisig, Juan Buhos, o Juan, ano yun? Buga. Na mahigop pagkatapos ibubuga. Okay? Kaya tinawag si Juan na Juan Bautista sapagkat siya nagbibinyag sa nalubog sa tubig. Paglubog sa tubig o immersion, ang tunay na binyag na tinuturo ng Biblia. Okay? Na tinuturo ng Biblia. Hindi kumaan yan. Okay? Sabi po ni mga kapatid, ang binyag na lubog, ang ori ng bautismo na bininyag kay Jesus, the only true mode of baptism. Anong sabi dyan? Sa Mateo 3:13-17, nang magkagayon na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y mabautismo niya, datapot ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw paririto sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran ng magkagayoy, pinayagan niya siya. Si Kristo ay nagpabinyag, hindi na nga nahulugan na siya ay nagkasala. Si Kristo ay nagpabinyag upang siya ay tularan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Gayahin! At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umaw sa tubig at narito na nabuksan ang mga langit. At nang mabuksan ang mga langit, nakita nila ang Espiritu ng Diyos na bumaba tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. At may napakinggan pa silang boses. Ang boses na nagsasabi, at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito pala ang boses. Patamisan kapag tayo nabinyagan, hindi man natin mapapakinggan ang boses na yon. Subalit sa puso ng ating Panginoon, sasabihin, ikaw ay sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ano ho ang sabi ng pasyumahal? Okay ho? Sabi sa pasyumahal, pahina 37, si Jesus nga na nakita, ngunit hindi nakilala ni Juan ang pinsan niya. Sa loob ay pinagsiya na pagwari kapag daka, lalo nang mapakinggan niya ang wikang binitiwan, ako'y binigyan mo Juan. Dito nagpasyang tunay ang katotohanan niyang pinsan.
ang katotohanang pinsan na tilihan at tanglungo yaong marangal na santo aniya ay ano ito? Pabibinyag ang poon ko sa isang hamak na tao? Sumagot pa itong birbo si Christian, Juan, ako ay sundin mo nitong hingi ko sa iyo at nang tularang totoo ako lahat ng tao. Okay ha? Ang bibinyag kay Kristo, hindi nangangahulugan na si Kristo ay nagkasala, kundi ito ay isang ehemplo ura upang ang tao ay gumaya sa kanya. Hindi buhos, hindi wisik, hindi buga, hindi rose petal, kundi baptiso na paglulubog sa tubig. Kaya ang sabi ni Juan, di na tumugon si Juan dito sa kanyang pinsan. Lumusong silang nagsabay doon sa ilog ng Jordan. Si Jesus ay bininyagan at nang umahon sa pampang, ang langit agad ay nabuksan at ang espiritong tunay na naog na pumatubay kay Jesus na puong mahal. Okay, si Jesus ay napinyagan upang sumunod ang buong masunod ang buong katuwiran upang maging halimbawa sa inyo at sa akin. Ang bautismo ay simbolo. Ito yung mga sinisimbolohan ng bautismo. Ito ay simbolo ng ating pampublikong pagpapahayag ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kung ang lalaki at babae ay nagkaroon ng kasal, ang kasal ay pahayag ng lalaki at babae ng kanilang pampubliko, ipinapahayag sa publiko na sila ay mag-iisang dibdib. Sa atin naman, sa Diyos, kung tayo ay gustong pasakop sa ating Panginoon, ang binyag, ito ay sumisimbolo ng ating pampublikong pahayag na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Katulad ng lalaki, na babae na nakong magmahala ni Adais, itong ipahayag sa publiko sa pamamagitan ng kasal. Okay ho? Sunod, sa ating pagpapabinyag, itinatalaga natin at ipinapasakop ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Kaya nga, pag ang tao'y nabinyagan, nabubuksan ang pintuan ng langit para sa kanya, maririnig ng ating ang tinig ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak, welcome to the family of God. Kung si Jesus ay nabinyagan sa pamamagitan ng binyag, tamang binyag na paglubog, gusto ko rin mabinyagan ng katulad ng binyag niya at tawaging sinisinta kong sinisintang anak ng Diyos. Tanong, nabinyagan na ba ako ng tunay na bautismo ni Jesus? Kung hindi pa, may panahon pa tayo para maranasan natin ang binyag ng binyag na pinakita ng ating Panginoong Hesus. Kumusta ang binyag sa sanggol? Ito ba ay tinuturo ng banal na kasulatan? Ang wika po mga kapatid, ang sanggol o ang binyag sa sanggol ay hindi itinuturo ng Biblia. Si Jesus ay tinagalaga sa templo nang siya'y maliit pa. Nung si Kristo ay mag-edad ng 8 days old. Si Kristo ay itinalaga sa templo at pagkatapos ng pagtatalaga sa templo at sa 8 days old niyan, si Kristo din ay circumcised. Okay ha? Kaya sa Jesus ay itinalaga sa templo nang siya'y maliit pa, hindi ito binyag. Ang siya ay pininyagan ni Juan Saldan nung siya ay nag-edad na 27-year-old. Okay ha? 27-year-old, si Kristo ay nabinyagan. Now, ang binyag sa lubog ay practice na noon ng mga Kristiyano. Ang mga unang simbahan ay nagpapakita ng binyagan o baptistry sa loob nito. Katulad ng First Century Church in the Philippines, ito ang kanilang baptistry na ginagawa. Pagkatapos, doon sa binyagan sa baptistry sa Roma, sa St. John Lateran, ito rin ay baptistry na kung saan iyan ay puno ng tubig at kapag ang tayo magpapabinyag, iyan, doon sila binibinyagan.
sa likod ng turi ng pisan, may baptistry rin na ginamit 1,300 years ang nakalipas. Doon sa Cappadocia, Turkey, bundok na may baptistry sa panahon ng pag-uusig. Si King Vladimir the Great, siya ay pininyagan doon sa Italy na kung saan sa pamamagitan ng lubog doon sa baptistry. Kaya mula sa pasimula, sa panahon sa Biblia, hindi nagbibinyag ng sanggol. Hindi nagbibinyag ng wisik o buhos. Hindi ang binyag ay lubog o imersyon. Kaya ang tanong, kailan nagsimula ang binyag ng sanggol? Hindi ito turo ng Biblia, kundi ito ay turo ng Iglesia. Okay? Ito yan. Sa konsilyo ng Ravenna noong 1311 AD ay pinatigil ang pagbibinyag sa malalaki at pinahintulot ang pagbibinyag ng mga sanggol. Doon po ito sa konsilyo sa Ravenna noong 1311 AD. Okay? Ang nagpa-practice po nito ang ating kinagisnang relihiyon, ang Roman Catholic Church. Kasi itong konsilyo sa Ravenna, ito ay pinamumunuan ng mga obispo at mga kardinal. Sa kanilang pag-meeting, kanilang naaprubahan na noong 1311 AD ay pinatikil nila ang pagbibinyag sa mga matatanda at sinimulan nila ang pagbibinyag sa mga sanggol. Kaya nais kong mabinyagan ang binyag ni Jesus. Ano ang kailangan kong gawin upang ako mabinyagan? Okay ha? Ano ang kailangan kong gawin? Una, kinakailangan manampalataya ako kay Jesus. Ang sanggol, pwede mong maturuan sa pagsasalita, pwede mong maturuan sa paglakad, pwede mong maturuan sa paggamit ng kamay, sa pagkain, pero hindi pa nila ma-develop sa kanila ang pagpananampalataya kay Jesus. Ang wika dito, at sa kanila'y sinabi, manampalataya ka sa Panginoon mong Diyos at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Number two, kinakailangan magsisi ng ating mga kasalanan. Pwede mong maturuan ang mga bata kung paano maglakad, kung paano maggamit ng kamay sa pagkain, subalit hindi mo kailanman matuturuan pa sila na magsisi ng kanilang kasalanan sapagkat hindi pa nila alam kung sila ay nagkasala o hindi. Okay? At sinabi sa Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Number three, learn the teaching of Jesus Christ. Matutunan natin ang turo ng ating Panginoong Jesus. At sinabi sa Marcos 15:16, at sinabi niya sa kanila, magsiyahan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumampalataya at pabautismuhan ay maliligtas. Kinakailangan matutunan natin ang turo ng ating Panginoon. Kaya itong ilang gabi lang natin na pag-aaral, ito ay hindi pa sapat. Kulang pa tayo sa kaalaman tungkol sa turo ng ating Panginoon. Pero may ibinigay sa inyo si Brother Reyes na Voice of Prophecy. Ito ay karagdagang kaalaman tungkol sa salita o sa turo ng ating Panginoong Diyos. Ang sanggol ay hindi pwedeng sumampalataya. Ang sanggol ay hindi pwedeng magsisi. Ang sanggol hindi pa pwedeng mag-aral at matuto ng mga aral ni Jesus. Kaya hindi sila maaaring binyagan sangayon sa banal na kasulatan. May tatlong bagay na sinisimbolohan ang binyag o bautismo. Number one, kamatayan sa ating dasgating pagkatao. Okay? Kaya sinabi ni Jesus, you must be born again sa tubig at sa espiritu, sapagkat kapag ikay nilubog at tinanggap mong banal na espiritu, yung dati mong pagkatao ay mamamatay na, inilibing na doon sa tubig
sa pagbangon mo, ikaw ay babangon sa bagong pagkatao. Kung noon ang bagong pagkatao, kung noon ay hindi ka nakikinig sa Diyos, ngayon ay nakikinig ka na sa Diyos. Kung noon ay suwail ka sa magulang, ngayon ay magiging masunurin ka na sa magulang. Yan ang tinatawag na kamatayan sa ating dating pagka makasalanang buhay. Okay? Sunod, paglilibing ng mga kasalanan sa libingan ng tubig. Number 3, pagbangon muli upang lumakad sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Opo, ang binyag o bautismo ay simbolo ng isang pasimula. So mga kapatid, bago po tayo makinig ng panawagan ng ating Panginoon, nais ko po muling tawagan ng isang ating anayatang magbigay sa atin ng isang awitin, si Brother Iscarlana. Okay, pakinggan niyo po ang himig ng dakila at maluwalhati Ama na nasa langit. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo upang uninami kayong pasalamatan at purihin. Pagpalain sila ng magandang kasulukan-lusugan, bigkisin sila sa isang pag-ibig at bigkisin sila sa isang pananampalataya. Ihanda po ang kani-kaninang pamilya sa nalalapit ng pagbalik ng aming Panginoong Hesus. Sapagkat kung mapakong dumating ng mapalad na araw, isa rin ang kanilang pamilya na sasalubong sa aming Panginoon at magmamana ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtanggap sa amin bilang kasapi ng inyong bayan at pamilya dito sa lupa na inyong dadalhin sa langit. Salamat din sa pagpapatawad ng aming kasalanan. Salamat din, Panginoon, sa kasiguruhan na kami inyong aakayin sa inyo tulutong upang kami magkaroon ng kasiyahan magbintot sa inyo. Salamat sa pakinig ng aming dalangin. Ito ang aming hinihiling sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in a fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this side. For a part of the family, the family of God. Jesus, 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 Jes
cleansed by His blood. John heals with Jesus as we travel this side. For a part of the family, the family of God. Inawal sa patuloy na inyo pong pinagkalob sa amin na panibagong gabi at panibagong mensahe po namin na napakinggan sa mga oras pong ito na patuloy kami, Panginoon, na maunawaan namin ang katotohanan about sa baptism, Panginoon. Pagnilayan namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin na buhay, na Ikaw ang Diyos na dapat patuloy na ang inyong kong Banal Espiritu na siya gumabay sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan. Nawa yung Banal Espiritu ang aming makasama din po sa aming pagtulog. Maraming salamat sa patuloy na pagtinig po na yung mga dalangin. Ang lahat po ito miniling sa pangalan ni Jesus. Amen.